is the aftermath of Christmas. Ang laki na ulit ng dito ko. Yan na yun. Day 2. Malaki pa rin dito. I feel less bloated ngayon. It's December 31. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And today, tayo ay mag-uusap about sa ating mga taba na naipon this holiday season. And alam ko mag-New Year na ngayon. New Year's Eve ngayon, mamaya. New Year's Eve na mamaya. And for sure, mas madadagdagan pa yung mga belly fats natin sa ating katawan. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ko nagawang mag-lessen ng weight and also mag-lessen ng mga baby fats. Wow, baby fats. Pati yung ano, yung pagka-bloated. Kasi alam ko, nafe-feel nyo din yun, yung pagiging bloated. Kasi ako, lagi akong bloated talaga. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ko na-achieve yan within 6 days. Nakita nyo naman, may record ako ng day 26 hanggang day 31, which is today. Nakita niyo yung videos or yung clips. So, nga, now bibigyan ko naman kayo ng mga tips kung paano ko nagawa yun. So guys, this time, ang ginawa ko is meron na akong onting diet. Kasi to be honest, dun sa unang video ko, how to have abs in 2 weeks. And also yung mga post ko sa Facebook ko na everyday workout. Everyday pa rin naman ako nag-workout. Nag-rest day ako minsan once a week, parang ganun. Pero majority talaga, everyday ako nag-workout. But before, pag everyday ako nag-workout, lagi yon 40 to 60 minutes per day. Kaso dumating sa point na alam ko na feel nyo din yun, yung parang nakakatamad na. Or minsan na-reach mo kasi yung goal na parang wow, ang abs ko na, wow, feeling ko ang payad ko na. Dadating yung point na parang mas steady ka, na walang, sa everyday na ginagawa mo, bakit parang wala nang changes sa katawan mo? Dumating ako sa point na gano'n na parang tinamad na ako na mag 40 to 60 minutes kasi parang feeling ko wala na nangyayari. Siguro wala na ako ma-burn. Parang ganun yung feeling ko. So, dumating sa point na ang workout ko is 20 to 30 minutes na lang per day. Every day pa rin naman. Until now, every day pa rin ako nag-workout. Minsan, nagre-rest day ako. Pero pag ang rest day ko, may make sure ko na may ginagawa ako, guys. Like, for example, nag-general cleaning ako. Or for example, maglalaba or magsasampay. Basta may ginagawa ako. Hindi pwedeng naka-steady lang yung katawan ko. Ganon. So, ngayon, since na-steady ako sa 20 to 30 minutes lang, napansin ko, guys, na bumabalik yung mga love handle, yung mga muffin chervalo ko sa gilid-gilid, yung pusun ko lumalaki na ulit. Tapos, since hindi naman ako nagda-diet, diba, lumalala yung pagka-bloated ko. Every night, nag-bloated ako lagi. As in, parang kala mo buntis ako. Ganun yung pakiramdam. Tapos, utot ako ng utot. Sorry. Pero yun talaga yung nafe-feel ko. Tapos, dighay ako ng dighay. Feeling ko puno na agad yung chunk ko. Ganun yung feeling. So, sabi ko, sige, antayin ko na lang mag after Christmas, tsaka ako mag totodo ulit. Tapos, after nung Christmas, nakita niyo naman yung day 1 or yung day 26, I mean, December 26 na video ko or yung photos ko, grabe talaga yung pagka-bloated ko. Para akong 3 months pregnant ata doon. Ang laki talaga ng pusan ko, as in, ang tigas nun, tapos pag ginagano'n-ganon mo, parang taba talaga. So, nakakagigil siya. Kaya, ang ginawa ko, sabi ko, ay, mag-workout na talaga ako. Pero, ayokong itodo kasi baka mabigla naman yung katawan ko na naman. Parang before, dapat slowly but surely ulit. So, ang ginawa ko, nag-workout ako ng 30 minutes ulit
every day 30 minutes. Tapos nag-diet na ako this time. But it's not yung todo diet talaga na wala na akong kinakain or super vegetables lang. Hindi ganun kasi hindi ko kaya, guys. Feeling ko sinisikmura ako kapag onting-onti yung kinakain ko. Bale, kung sa like before, if ang kain ko is dalawang slice ng bread sa umaga, nagiging isa na lang. Tapos kapag bawa sa lunch or dinner, imbis na half rice, 1/4 rice na lang yung kinakain ko. Tapos tinutodo ko na lang sa ulam kasi mas mabigat kasi sa tiyan kapag kanin eh. Kaya ulam lang talaga yung tinutodo ko. So, tinuloy-tuloy ko siya from December 26 hanggang ngayon. Yan yung naging result naman. Nakita nyo naman na yung pagka-bloated nung tiyan ko na lessen. And FYI guys ha, ako kasi never or hindi ako kumakain talaga. Hindi naman never. Minsan, once in a blue moon talaga, umiinom ako ng soft drinks. Pero hindi talaga. Dahil nga sa GERD ko, feeling ko parang sumusumpong siya pag tinatry kong uminom ng ganun. So, hindi talaga ako pala soft drinks. Hindi din ako pala juice, water, and yung tsaa, yung dilaw na tsaa lang talaga yung iniinom ko pag gabi. So, wala akong problem sa mga bloated dahil sa juice eh. Nabubloat ako dahil sa mga oily food and fatty foods, yun. And also, pag yung vegetable, like yung fresh na fresh yung sa salad, pag yun yung kinakain ko, for sure, jutot na ako ng jutot nun. Kaya, hindi din siya, negative din siya sa akin eh. But anyways, ayun nga, yun yung mga ginawa kong techniques na para mawala yung bloated something ko, is nag-lessen ako sa mga oily, tapos less din sa carbs, tapos yung mga in-between meals, kailangan huwag ka masyadong ano, hindi ko kasi mapigilan yung chips eh. Kumakain ako onti pero hindi ko nauubos na ngayon yung isang pack. Parang kalahati na lang. Kasi nga, feeling ko, inisip ko sa New Year na lang ako totodo ulit. So, eto na, dumating na yung point na New Year's Eve na nga maya-maya na lang. At least ngayon may extra space na naman akong pupunuhin na sa pagkain. Pero, the next day or kinaumagan ng January, for sure, either tatakbo ako or mag-full body workout ako para matagtag yung mga kinain kong cholesterol and fatty food. So, ganun din dapat yung gawin nyo. Kasi minsan guys, kapag talagang na-steady ka or napanghinaan ka na ng loob or tinamad ka na, wala na. Magtutuloy-tuloy na yun. So, pwede magpahinga, pero huwag kang mag-give up. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Kasi ako, nagpahinga lang ako, like, siguro nilesen ko kasi, di ba, before 40 to 60 minutes, ngayon naging 20 to 30 minutes na lang. Feeling ko okay lang yung ginawa ko kasi binigyan ko ng onting space lang yung katawan ko na wag naman sobrang ma-pressure na magpapayat. Kasi feeling ko nung time na yun, parang sobrang, shucks, gusto kong pumayat. Pero syempre, hindi mo din hindi ka na nakikinig sa katawan mo na parang todo na, masyado na. So, kailangan makikinig ka pa rin sa katawan mo. But of course, hindi porket parang tamad na tamad ka everyday na lang, tamad ka, wag ganon. Kailangan mo pa rin gumalaw. Kung gusto mo na magkaroon ng result, or gusto mong pumayat, or kung gusto mong mas maging healthy yung katawan mo, kailangan mong gumalaw, girl. Hindi pwedeng hindi. Kahit nanay ka na, gumalaw-galaw ka din. Kasi iba pa rin yung, kapag sinasabi nyo kasi na parang naglilinis ka ng bahay naman, nagagawa ka sa bahay everyday. Kala ko din before, okay lang yun. Pero hindi naman siya totally talaga nakaka-burn ng fat. I mean, hindi siya yung healthy way. So, kailangan may exercise ka pa rin kahit sabihin mo ng 10 to 20 minutes. Feeling ko okay pa rin yun kung everyday tapos may once a week ka na rest day. So, ayun. Tapos sa food naman, feeling ko, ayoko kasing yung parang i-deprive yung sarili ko na hindi ako kumakain or ginugutom ko yung sarili ko. Ayoko nun kasi na-experience ko na yun before. At yun nga, nagka-gird ako, sinikmura ako and everything. So, ayoko na ma-experience ulit yun. Ayoko nang gutumin yung sarili ko kasi malakas talaga akong kumain. Wala na akong magagawa dun. So, ang gagawin ko na lang ngayon is magle-lesson lang ako. Pero kakainin ko pa rin yung mga gusto ko. Tapos sasabayan ko ng workout. And as you can see naman doon sa result, may result talaga. In fairness, 6 days pa lang yan, ganyan na. So, itutuloy-tuloy ko siya after this New Year's Eve. Kakain ako this New Year's Eve. So, babawian ko na lang siya sa January 1. January 1 ng umaga. Tatakbo ko, tatagtagin ko lahat ng taba na nakain ko. So, guys, yun lang.
I hope may natutunan kayo sa mga tips ko kung paano mawala yung pagiging bloated. As much as possible nga pala guys, huwag kayong mag soft drinks. Ngayong kainan, mag soft drinks kayo or mag juice kayo kung ganun yung bet nyo, mag beer kayo. Pero after New Year's Eve, dapat the following days, magpaka-healthy kayo ng unti. Kasi yun yung mga nakaka-bloat din talaga sa mga tao eh. So, ingat lang sa mga foods na kinakain nyo para hindi din masira yung katawan natin. Okay? So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa video na to. At sabay-sabay tayo maging healthy in Jesus' name ngayong 2021. And Happy New Year, guys! Thank you for subscribing. Thank you for following me. Thank you for watching my boring videos. Thank you talaga sobra. And I hope mas dumami pa tayo dito sa ating YouTube community. And I pray na mawala na talaga ang COVID para mas masaya na tayong lahat. Yun na. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, guys. Bye!